Hi, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga yung mga bagong upload ni Barbie Portessa sa kanyang TikTok. So, mukha siyang... Grabe, parang depressed si Barbie dito sa video na to. Mukha siyang jolo. So, hindi niya bagay yung mga kanyang expression. Dapat siguro ginawa niya medyo cute at saka light colors. Parang mukha siyang batang gwapo na lalaki. And then, isa naman, another one is itong TikTok video na reasons to date me, why date me. So, siya si Tino dito na naman. At grabe, mukhang wala siyang tulog. At sabi nga ng ate, nagkasakit daw yata ng katangkas ng isang araw. So, yes, mukhang haggard na haggard si Barbie dito. At ito naman, medyo mukhang April boy siya ng konti, pero cute. Next ay pinomote ni David ang kanyang restaurant na Kuya Korea kanina, sabi niya tara. At meron shooting kanina, taping today, carding look. So, napapicture siya sa kanyang bagong-bagong Nissan Patrol na halos kabibili niya lang ilang months ago. Next, so, ito kahapon, medyo kinabahan na kami ng friend ko kasi nilike ni David yung post ni Rob Gomez. Sabi dito, I now understand why distance is the hardest thing to give family. This is why my princess and my queen, my sunshine and my world, my choice every day is this lifetime and the next. You are not an option for me to lose. I can't wait to have both back in you in my arms. I'm sorry I have said yes to being single when I'm not. I promise to keep my promises to you this time. I love you and Amelia and more than anything in the world. So, di ba nga, bumutok yung balita na may anak na pala si Rob Gomez. At yun nga, nilike nga ni David. So, medyo na-alarma kami doon. Pero kaibigan niya naman to, di ba? So, next, ito talaga nagulat kami kasi si Kisen, yung girlfriend ni David, nag-post ng keeping the stomach happy, what I've been eating over the span of not posting on this food account. So, ang nakakapagtaka, yung emoji, dati kasi, ano yan, na parang malaking ipin na lalaki naman nakasalamin. Yun yung emoji ni David. Ngayon, emoji ng baby. So, may nag-comment si Tara Narcisa, sabi niya, I want, tapos buntis. Tapos sabi naman ni Kisen, I'm take you with me. Sabi nga ganun, tapos may nag-heart. O, diba? Tapos, nag-comment ako yan. Sorry. So, are you or not pregnant with David's child? So, binura niya yun. And then, after that, sorry, medyo ininis ko siya ng preggy 19-year-old kise. So, para lang makakuha ko ng information sa kanya. I'm very sorry kung na-offend man siya. Pero kasalanan niya din. Bakit niya kasi ipopost doon sa public account niya? Meron naman siyang private account na pinapollow ni D. So, bakit hindi na lang doon, di ba? Para wala masyadong makaalam. Kailangan talagang ipaalam na agad ngayon sa buong mundo. And nakamasid lahat yung Barda fans sa kanya tsaka David fans. So alam na ng mundo pagka totoo to, no? Pero di ba, okay David, kung totoo to, talagang hindi ka nagpigil? 19 years old, kailan na kayo nag-date, di ba? Tapos alam ko masarap yung bata pa na 19 years old, maganda pa si Kisen, maputi. Talagang hindi ka nakapagpigil? Hindi mo ka man lang nag-condom. Di sana nag-condom ka, walang problema, di ba? Walang bata. Ito. Anong nangyayari niyan sa karir mo? Ay, grabe. Ang laking iskandalo nito. So, grabe. Mahirap na. Hindi na talaga maano yung love team, yung Barda love team. Parang end na talaga after nito. So, pwede man kayo mag-pair ni Barbie. Hindi na love team, no? So, ano na lang. As individual actors na lang. Ay, sayang. Sinayang mo yung career mo, David. But anyway, if you like this video, please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!